Nakakaproblema naman ngayon sa pagdinig ng Senado kaugnay ng overpriced medical supplies. Ang isang testigo nagmamatigas, ang isa naman hindi mahagilap. Nasa frontline ng balitang yan si Mian Los Baños. Kung sino pa yung nagpresentang humarap sa executive session ng Senado, siya pa ngayong umaatras. Hindi na raw dadalo dyan si Lincoln Ong, director ng Formerly Pharmaceutical, kaugnayan ng overpriced medical supplies na binili ng gobyerno sa Formerly. Git ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio, pag-uusapan pa nila kung makikipag-cooperate pa sila sa Senate Blue Ribbon Committee. Ininsulto pa ni Topacio ang Senado. I think it is a kangaroo court. The rights of the people who are required to appear before it are consistently violated. Hirap na hirap ang mga abogado niya to access him. And then, binubuli sila. Yung further proceedings ng Blue Ribbon is like an unsharpened pencil. It is pointless. Buwelta naman ni Senator Richard Gordon, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nanakot na sila, no? Do your best, Ferdy. Do your worst. Yung mga talaga wala ibubuga, nananakot. Hindi ko sila sabi yan, Ferdy, sa'yo, ha? Siling ko nung kusawari. Bahala ka kung anong gawin mo. It's a free country. Nainis din si Senate President Tito Soto. Akala daw ba nila ay kapag tinakot ang Senado ay titiklop ito? Hindi raw yan mangyayari. Sabi naman ni Senator Panfilo Lacson, humarap na dapat sa executive session si Ong. Si Ong nga raw ang may gusto nito para doon niya masabi ang mga bagay na hindi niya masabi sa hearing. May mga detalye rin daw na nasabi si Ong tungkol sa pagkakasangkot ni Michael Young na dating Presidential Economic Advisor. Nasa kustudiya pa rin ang Senate Sergeant-at-Arms si Lincoln Ong at nasa isang safe house para masigurong ligtas siya. Pero ang incorporator ng Formerly na si Kizel Mago hanggang ngayon, hindi pa rin daw nagpaparamdam. Huli siyang nakausap ng Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang Biyernes, September 24, kung kailan may pagdinig ang Senado. Noong Biyernes, umamin si Kizel Mago na substandard at pinapalitan nila ang manufacturing date ng mga face shield na binibenta ng Formerly sa gobyerno. Tumulong ka na sa bayan. Bayan lang ang pinag-uusapan dito talaga iyan. Yes, but Mr. Chairman, I'm very willing to cooperate. Nasa isang safe house daw si Mago ayon sa isang grupo ng mga madre, pero hindi pa yan kumpirmado. Nakabarin ako dahil baka masaktan yung bata. And by the way, she's no longer a bata. She's already a grown-up lady, you know, but still, we're dealing with big money here, super big money with people that we don't know who's back, exactly the backgrounds because some of them are from China. Sakali mang sa darating na pagdinig sa Webes ay parehas nang hindi sumipot sina Ong at Mago, sabi ni Gordon, hindi nila ito kawalan. Kaya Lincoln Ong, I don't need you, Mr. Ong. But you're gonna need help. Ganun rin si Ms. Mago. I've been kind to you. We've all been kind to you out of concern. You're a Paulinian. I hope you come to your senses if you're hiding. But if you're hiding from the bad guys, tell us because we will try to protect you. Si Gordon, may patama naman kay Pangulong Duterte, kaya biglang nawawala at nag-aatrasan daw ang mga iniimbestigahan. Sino ba nag-appoint kay Lau? Sino nag-appoint kay Leong? Di ba? Sino nakipagkaibigan kay Yang? Sino nakipagkita kay Yang at saka Formerly? Consider eh, kasama eh. Hindi may paliwanag ni Presidente bakit niya inaawat to. Di ba? Tataka ka. Kasi ang Presidente masyadong mataas ang dating eh. Ibang kala niya napaka-powerful niya eh. Tigilan na raw sana ng Pangulo ang pag-aabogado kina dating Budget U.S. Christopher Lau at Michael Young. Kung si Gordon daw ang masusunod, gusto niyang ma-deport na si Young. Bitawan niyo na si Young, Mr. President. Save your presidency. Filipino people will be very happy. Bitawan niyo na si Lau. Bitawan nyo na lahat yan. Kumita na yung mga yan, Mr. President. So unless kumita kayo, hindi nyo bibitawan yan. Nanindigan naman ang palasyo na nag-iingay lang ang Senado. Well, as far as overprice is concerned, wala po tayong nakikita dyan. Meron silang sinasabi na tampering of manufacturing date. Tignan po natin kung merong katotohanan yan. At kung mapapatunayan naman yan, the President will not tolerate that. Nagbabalita mula sa frontline, Mian Los Baños, News 5.